guys, ako si Kuya Gizmo at ito ang aking channel. Today, mag-quick unboxing tayo nitong bago release ng Infinix. Ito ang Note 30 na 4G version. Check natin ano yung nasa loob ng box, aesthetics, tara, unbox na natin. Bago sa unit, check muna natin ano ang nasa loob ng box. Dito sa loob ay nandito itong service card. Nandito rin itong kakaibang phone case. Dito yung combo na binibigay ng Infinix. Kadalasan kasi ay yung jelly case. Pro sa ganito, unlike sa jelly case, syempre di ito maninilaw. Pero ang cons, matatago yung design ng back panel. Moving on, nandito rin itong SIM ejector at itong SIM cable o charging cable. Ito ay USB Type-C at itong power brick na ang okay dito, ito'y supported ng 45 watts. At nagbigay ngayon ng tempered glass itong Infinix na meron rin kasamang installation kit. Isang napansin ko yung box, meron itong label na JBL. So test natin mamaya yung quality ng tunog nito. Next, punta na tayo mismo dito sa unit, peel lang muna natin to. Itong na-unbox natin, ito yung color na obsidian black. Available din ito sa white at gold. Isang napansin ko, yung back panel nito ay frosted textured na ang pros dito magnet sa mga smudges at gasgas. Nag-search ako sa mga tech site regarding anong material yung back panel. So ang lumabas ay glass at polycarbonate. So meaning pwedeng alin dito sa dalawa. Next, boot on na natin. So nag-boot on na siya. Isang napansin ko, may free na nga itong tempered glass eh meron pa rin nakalagay na screen guard or screen protector mismo dito sa screen. Next, punta na tayo sa specs. Ang screen size nito ay 6.78-inch na punch hole screen na Full HD Plus na IPS display na meron itong 60, 90 at 120Hz sa refresh rate. Ang selfie camera nito ay 16MP na meron niyang LED flash. Meron tong dalawang variant, yung 8128 sa SRP na 7,999 pesos at 8256 naman para sa SRP na 8,499 pesos. Naka 8GB RAM na nga ito ay meron pa itong additional na extended RAM na max na plus 8. Kaya sa box, meron niyang label na total na 16GB of RAM. Ang chipset na nandito ay Helio G99 na fast enough para ma-handle ng mga mid-range na game apps. So guys, mag-gameplay tayo dito sa CODM. Ang default settings nito ay medium sa graphic quality at medium din para sa frame rate. Sa graphic quality, ang max nito ay medium lang talaga. Ang frame rate naman ay meron itong high. So adjust natin dito sa high para sa frame rate. Balik tayo sa aesthetics. Sa upper left side, nandito itong camera modules. Ang Infinix Note 30, ito talaga ay triple camera lang na ang main shooter nito ay 64MP sa 1440p na common sa mga ganitong entry mid phone. Kasama rin itong 2MP para sa depth at AI lens naman para sa third camera. Ito naman ang LED flash. Ang ginawa ko dito, lahat ay default or AI shots. Di na ako nag-tweak. So meron tayo dito sample sa indoor, outdoor at low light. Meron itong super night mode. So linagay ko na rin dito yung sample.
Nag-test din ako ng video recording as settings na available na meron lang dito ay 720p na meron 30fps at 1080p na meron 60 at 30fps at 2K naman na meron lang 30fps, wala nang iba. Nag-stabilization test din ako para sa video, medyo di ko ramdam dito guys. Pero sa steady ay clear ang quality. Ang camera zoom nito ay hanggang 10 times. Balik tayo sa aesthetics. Sa right side naman yung volume rocker at power button. Ito rin ang fingerprint scanner. Across the screen naman ay yung SIM tray. Check natin kung anong klaseng tray to. Good news sa mga dual SIM talaga dahil ito ay triple card slot. Medyo unpopular lang yung placement ng cards. Kasi dito sa side na to ay yung dalawang SIM. On the flip side naman ay yung para sa SD card. Sa ilalim naman itong speaker grill, charging port, primary mic at itong 3.5 jack. Sa taas naman ay yung pangalawang speaker. Dahil itong Note 30, ito ay dual speakers na tuned by JBL. So guys, ito yung sample ng tunog ng speakers. May pinagkaiba naman itong JBL kumpara sa regular lang na speaker dito sa actual, pero di kasing ganda ng JBL tuned na nasa Xiaomi. Next, explore naman natin yung user interface nitong Infinix. Check natin kung anong Android version to at check na rin natin kung marami itong bloatwares. So guys, balik ako. Ito napansin ko, marami siyang bloatwares, may iba pwede mong uninstall at may iba na hindi talaga pwede. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na mga quick unboxing, a peace!